gas, ay mga alam ko nila po. Di tak na po ako utak sa halata ng buko na napa ako. Tumilapag yung tubig gas. So, umiyak po ako talaga na ginagamot yung gas. Pagdating ko sa bahay, parang pa ako, hinaanap ko sa gano'n. Kasi nga, pag-iisa-isa na yung maaasin po yung mga buwangin. Pero pagkatapos naman po, naniyayakap naman po ako ng nanay. Kaya naman po kabaitang nanay mo kayo nga. Ate Gay, yung pinagdaanan mo yan o, nagdaanan ng bata kapag ganyan, yan ba ay may appeal o may naitudulot? Lalo na ngayon may sa iyong pagiging mahusay na actress. Umuhugot ka ba doon sa mga ganong karanasan? Madalas po yung mga nangyari sa buhay ko. Nung bata ko ay maskensyal po yung mga nangyayari sa akin. Nakakatulong po naman lang sa akin yun. Ngayon, yun po, noong po minsan, sabi gano'n, may fiesta po sa karating bayan namin. May fiesta? Fiesta po. Eh, pag fiesta po sa karating bahay, ay bayan, mayroon po ang amateur contest. So, nilalagay po namin yun, nagpapalista ako ng pangalan ko, tapos, nasasali naman po ako doon sa amateur contest. Ang alala ko po na lagi yung kinalalaman ko noon, You and the Night and the Music. Yun po. So, nananalo naman po ako, ang premium, first prize po, ang premium mo sa akin, 20 pesos. Tuwa-tuwa lang ako noon, uuwi kami, maglalakad kami, tapos makakarating naman kami sa bahay, pagkatapos, pangbayan lang po sa utang yun, 20 pesos. Pinapakasal naman, ito na naman po kami. So, ganun po ang ano namin, ang nagkibuhan ng bata ako. Hanggang sa yung ate ko po, pinag-uwi sa akin sa Manila. Hindi, bago yun, sumala ko sa Libre Show sa Naga. You and the Night and the Music na naman po ang kinita ko. Oo, talaga. Opo. Kasi yung pala ang alam mo noon? Yun lang po ang alam kong kanta ko talaga. You and the Night and the Music. Kasi po, ang nangyari na. Eh, kamo na, kayo naman. Ang nangyayari po kasi, pag nag-aaral po ako ng kanta, pag man sa radyo lang po, wala po kami radyo, pero yung kapitbaro namin may radyo, inihirap po yung radyo nila. Pag lalo naman may narinig ko na kanta na gusto kong kantahin. Ang ginagawa ko, inaabang ko yung kanta yun, doon lang po ako nagbimemorya ng kanta. At saka pati tono yung kanta, sa radyo ko po natututunan. Ah, talaga? Opo. Pag natutunan mo na, isasorry ko naman yung radyo sa kanila. Pag may bakitan man, ihirap ko na naman po. Eh, yung kuwarno na po. Hanggang sa kanya po, pagka po sa Laga, tapos yung Lenten of Music and Lenten ng Tago, nagdalawang linggo-linggo po ako ng champion noon. Yung pangalawang linggo, yung pa rin yung kanta ko pinaglaman. Kaya sabi ko, maala ko talaga yun. Ngayon, mga tanlaman po namin, para itong linggo, eh wala po nahalaman yung mga tanlaman yun. Hindi po yung ang pinaglaman ko. Siyempre, ang kampiyon ano po, natalo na po ako man. Nagsawa na lang po lahat ng mga tao. Nagsawa ang judges. Natalo na lang po. Kaya hindi na po ako nakabalik noon. Dinarap po ako ngayon, pinapunta ako dito sa Manila ng aking kuya. Tapos, ang mga ito rin po, nag-gitara kasi po eh. So, siya po ang nag-gitara sa akin. Mga dalawang taon po na nagpagsakalaman, nagpunta kami sa mga radio stations, sa mga TV stations. Isa na po, napunta ako kila sa ngayon naman show. Ano yun eh, yung tingin po yun, si Kuya Ay ng araw at si Kuya James. Doon po na nag-audition niya po ako, hindi po ako nagtangka. Hindi po ako pinakanta ni Kuya James. Hindi ka rin pinakanta? Sabi ni Kuya Ay, susunod ka na. Hindi ako nang pumunta na sa kanya, hindi mo na yan, hindi mo na. Ganto na lang po ako sa tabi naghihintay. Kaya, ano po, lagi ka rin po nangyayari sa akin hanggang nabigyan ako ng pagkakataon ng audition. Bago ako ng tarot ng tangan, sumali mo na po ako sa Darigong Jamboree ng araw. Darigong Jamboree? Oo, Darigong Jamboree. Sa akin niya ulit, Darigong. Darigong. Ang daming kang, ang daming kampi po na po na si Richard Burke. Ah, siya ang daming kampiyon. Oo, ang daming kampi po na po.
lumatang tapos po ako doon, nagpakasakali po ako sa tawag, pag-audition sa tawag ng tanghalan. Kasi po nung araw, pag nag-audition po sa tawag ng tanghalan, ay ba? Pag hindi ka gusto, bang, may kalimbang po. Kaya ang pagigang po, bumuhaan po talaga, hindi lang tatanggapin. Eh, pagka nakalimbang ka lang muna, mga 6 months bago ka pwede pamalikin ulit. Kaya 6 months, pwede ka lang. Pati ganyan, pagdalingan, para makasunod lahat sa atin ang sa kwento mo, pwede ba daw pagiging mula ng mga taon? Anong taon yun? Anong mga taon ito? The 70s, 60s, po kasi nag-start ako ng 60. That is the 60s. Ano ko, magkabay na ba? Sino may nagkabay na ba? 66. 66? Opo, 66. Yung dati kong bera na ng taon. Sister? Hindi ko na ako matandaan. Pero, bata ka rin ako, kaya minsan, yan ang mga ano talaga. Ano ba yan? Pagkaling taon na natalag ko sa akin. Oo, oh, hindi. Anong taon yung taon ng tanghalan? Yung po yung 66 po. 66? Kasi pagkatapos ko noon, yun yung pinuntaan ko yung germs. Dahil pinagatawag ako ni Dr. Perez. Eh, di nga po ako makapaniwala. Hindi nga sa doon, yung mga miskisay, matatangkan. Sabi ko, ba't ko na ako mamatawag? Eh, kasi nagkakaw sa akin, kaya sabi ko, hindi naman ako makapaniwala na kukontrata ko bilang artista. Kasi siyempre ako, palag-palag ko noon ang ipinan. Mas maiki pa yung mga uwas dito. Tapos talaga, para mo akong lalaki, pati mo nga ako, parang lalaki ko mga araw. Kaya hindi ako makapaniwala na tatalog na ako bilang artista. Pero matating muna akong kausap ko si Dr. Perez ay kinontrata ko ako ng 4 taon. Sabi niya po, yung mga 4 taon, para supporting lang ako. Ang 2 taon, bibigyan na ako ng ano, ng pagkakataon ng leading lady. Wala pa sa fit mo na, wala pa si fit. Wala pa si fit. Wala pa po. Sino ako? Si Panate. Wala pa rin po. Pero tumuli po yung panahon na hindi po ako nabigyan ng pagkakataon maging leading lady po. Maging bilang sa isang tribunal. Nangyari, noong mga taon na nagpapagawa ko ng Pilipinas sa Pilita, ang nagiging director ko naman po si Tenyo, si Antonio Marquez. Yes. Noong nakikita din mo na maganda yung tagaw sa akin ng mga tao, nagkundos po siya ng pelikula. Yun po yung nag-umpisa yung Nora Pinso. Anong year naman yan para malaman ni Kuya Tenyo? Sabay-sabay kong pumapasok sa sinihan.
Nagulat po kasi ako noon dahil unang-unang legal na ginawa ko sa isang pamilya ay all over the world. Ang ginawa ko, kumantanan ko ako sa Zilean, Langkat po. Nakakataka lang po na nung natunod po, nung pinalabas na yung ako, ay nakatutin at kumaganda na all over the world. Nagpapalampakan po yung mga tao dun sa noon na Zilean. So, pag-sito nagpapalampakan, hindi naman lagi yung ganda. Ganon, ay yung malapag na gusto nila yung kinakanta at yung kumakanta, nagpapalampakan sila sa isa sa Zilean. Yung ba ako isa sa mga ano po, marami po kaginanan niyo. Pero pwede po tayo buti hanggang bukas. Ano ba? Pwede po tayo buti hanggang bukas. Hindi na ako matutunan ng patusin. Ano ba baka yung producers natin eh? Na-impresses mo naman talaga no, yung takbo ng buhay na parang may hirap, tapos pati sa karir mo ay parang sabi ko nga hindi ka nag-fit doon sa larawan at sa artistahin, pero ano yung superstar? Sa akin nga nila, nag-iisang superstar ng Pilipinas. Sa totoo, talaga ka Diyos. Pagpuntun ko po kayo yan. Sandali na lang po. Mag-aarista, pangalawa lang po yun. Ang talagang pangalawa nila po ko ang mag-aarista dahil dyan po ako nakilala ng mga tao. Dyan po yung buhay ang pamilya ko, dyan po ako nag-asawa, dyan po ako naging nanay at nanay, nanay ng mga anak ko, mga anak ko, mga anak ko, nanay na po. Yun po, wala kang lola ko na. Sa pag-awin niyo. Hanggang sa ilang mga sa channel nga ng mga araw, nagkaroon po ako ng show na superstar. Dati po yun, Nora Eddie Show, yung superstar. Nung nawala ko ako, patay po si Eddie Peregrina, naging Nora Eddie Show po yun. Tapos nung ang mga tao, hindi na magkakita po sa Pasa, kasi Pasa po yung channel nga ng mga araw eh. Nandun na sa nabasag yung tao yung mga papasok sa amin sa studio. Inilabas na nila yung show, doon sa nasasalang yung show, sa harap yung daga, para magkasal yung mga tao. Tapos, nung talaga yung sobrang talaga yung nanonood, ginawa nung Yana Hichi, Hichi Bilin dito, ginawang superstar yung title ng show. Kaya yun po lang umisa yung superstar. Talaga naman. Okay. Mula sa pagkitigan ng tubi hanggang sa ngayon, pinipinahan ng taong superstar. Siguro yun, 22 years po, nawala ko yun yung magkaroon ng umit ng ibahong yung administration. So, maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating water girl na ngayon ay superstar. Ano po? Salamat sa kalahan. Ano po? Siguro lang ako po naman nila ang punta. Ibang kita sa hug. Pero ano po, ang problema kasi sa akin po, dumarami po talaga yung problema sa akin, sabay-sabay. Problema sa pera, problema sa pamilya, problema po pagkakasabay sa kanilin. Sabay-sabay po yun, wala akong karir, wala akong pamilya, nagkakaroon ng mag-alitan kami, tapos sa buhay. Katulad, isang-isang na lang po. Namatay! At namatay po yung aking tatay, nasa pinag po siya. Habang taon na taon po yung karin po nung nandun po ako sa Manila, hinihintay po yung bangkay ng aking tatay. Habang yung sa VIR po ng araw, nandun po at pinaganda ko yung bahay ng aking pinapandang ko, yung bahay namin. Dalawang beses po yan nangyari. Kaya sabi ko, sige po, doon na lang ako. Kasi wala naman talaga ang babayan. Nandun po ako na utang ko, umabot yata ng 2.5 million. Dahil sa hindi po alam po ang nangyari. Po sa tanahan ng kapabayan ko na rin siguro, may umabot ko na ganun ka lang. Pero ang ibig ko naman sabihin, hindi ko na po ng chance sa dahil meron akong doon eh,
akong pinagluluksa. Yun po, dalawang beses po nangyari doon. Kaya, yung mga pagsubok po yung gaya po doon, siguro po ngayon, wala na. Kaya sa akin, dahil sa mga nangyari mo sa akin, ay pagsubok pa rin yung marami, pero kaya-kaya na pong labanan. At kaya-kaya na tumayong mag-isa. Yeah. Okay. Sa pamamagitan ko. Dahil, on that note, dahil mapalad ang mga nagugutom, makatanginig kayo. So po, ang tanong, nagsasalamatan po natin ang ating mga kaibigan. Siguro naman ang nangyayari tayong lahat sa kanilang testimony of blessedness. Whether it is the loss of a loving wife and then the threat of death, ito from yung abandonment, tapos ito, all the tests na po in service, public service, the loss of a son na po, tapos the near loss of a granddaughter, ito po no, from poverty no, and the loss of so many, you know, we see the fidelity of God. No, God is present and God can do wonders in our lives. Kaya maraming aming pahalo. Last ito, ha? Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nandito o kaya sa lahat ng mga nandito sa labas na mapapanuli po kami. Lawan lang po kayong makakalimot ng mga krusaryo araw-araw. Amen.